Okay, so yun po mga kababayan, magandang magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po rito sa channel natin na Just So Corpus Vlog. By the way mga kababayan, ngayong araw po yung pagkaka-acquit or na pagkaka-dismiss po ng third and final cases being filed against sa former Senator Laila De Lima. So par senador pa po siya nung na-file po yung kaso sa kanya way back 2017 mga kababayan. Then, yung tatlong kaso na po yun, una po na-dismiss or na-acquit po siya sa, una, sa isang kaso way back 2021. Then, last year, around May 2023, yung second case, mga kababayan. Then, the third and final case na kinakaharap po niya, mga kababayan, nitong si De Lima, eh, na-acquit po siya or na-dismiss po yung kaso na yun ngayong araw, June 24, 2024, mga kababayan ko. Ngayon, meron siyang mabigat na mensahe kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Okay, alam niyo yung mensahe po ni Laila De Lima sa interview niya kanina sa harap po ng mga media doon po sa paglabas niya sa RTC po ng Muntinlupa. Sabi niya kay Duterte, eh kayo naman ngayon ang mananagot, mga kababayan. Yun po ang sabi niya, kayo naman ngayon ang mananagot. O ano kayang ibig sabihin po nun, mga kababayan ko? Knowing na itong grupo po ni Laila De Lima, o sino ba yung mga nasa grupo niyan, mga kababayan? Siyempre, itong mga pabor po at gusto na una, papasukin po yung ICC, International Criminal Court, dito sa Pilipinas para po magsagawa ng investigasyon para po, mga kababayan, sa nangyari na war on drugs sa panahon po ng Duterte administration, mga kababayan. And even before that, the mayor pa si dating Pangulong Duterte ng Davao City, ganyan-ganyan. Yun po yung mga ano, yun po yung mga puntos po doon. Bakit gusto nila papasukin yung ICC, di ba? Kung di ako nagkakamali. Ngayon, aside kay De Lima, marami pa eh. Sina Trillanes, yung grupo po ng lehitimong oposisyon. Mga kababayan, yung lehitimo talaga na oposisyon. Kasi ngayon, may bagong oposisyon eh. Itong kabilang grupo, itong mga DDS, mga kababayan, itong mga laging sumasama sa May Isog Rally, Marcos Alisdan, masabi lang na, eh, kinakalaban na namin si, ano, si Bongbong Marcos, ano na kami, oposisyon din kami. Okay. Ngayon, mga kababayan, sa tingin po ninyo, ano kaya yung impact ng pagkaka-acquit nitong si Laila De Lima? Siyempre, papasok sa kaisipan po ng bawat isa. Kasi tatlong kaso po. Tatlong kaso po, mga kababayan, yung na-acquit or na-dismiss. 2021 yung isa, 2023 yung isa, 2024 po yung isang kaso. Kumbaga, yung acquittal, mga kababayan. Ibig sabihin ba nito, yung kaso na isinampa laban sa kanya ng, sabi natin, ng previous administration, mga kababayan, yun po ba eh kulang yung ebidensya na nagdadawit sa kanya? Kasi ang bigat po eh ng kaso, mga kababayan, di ba? Involved sa droga, mga kababayan, yung kaso kay former Senator Laila De Lima. Di ba? Nagko-collecta daw siya ng drug money, mga kababayan. Oh. Ano po 'yun? Napaka-sensitive at napakabigat po ng kaso na 'yon. Ilang hearing po ang sinagawa sa House of the Representatives. Diba? Ang daming mga pinatawag. Even po sa Senado, mga kababayan. Ang dami pong mga pinatawag po nun. Diba? Oh, tapos ngayon, kung titingnan po natin, ano po ba talaga ang punot dulo dito? Ano po ba talaga ang katotohanan? Tayo po'y nagtatanong lamang. Ang pagkaka-acquit po ba kay Laila De Lima o pagkaka-dismiss ng kaso na isinampa laban sa kanya, ang mga ebidensya ba ay insufficient, kulang, o baka gawa-gawa lang yung talagang mga kaso laban sa kanya? Tayo po'y nagtatanong lamang, mga kababayan, di ba? Kasi nakakapagtaka, okay lang sana kung isang kaso lang. Tapos, magugulat ka, tatlong kaso po ito, mga kababayan. Tatlong kaso na isinampalaban sa kanya. Tapos,
ano lang eh, halos isang taon lang yung pagitan, acquit, 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 'di ba? Yung po ang nangyayari. Kaya sabi niya kanina sa interview sa kanya ng mga media, kay dating Pangulong Duterte, at sa administrasyon niya, kung sino man yung mga dating administrasyon niya, kung sino man po yung mga kasama, sabi niya, eh kayo'y mananagot ngayon. Dahil sa dami ng mga naagrabyado ninyo, panahon na kayo'y may war on drugs, panahon na kayo ang nakaupo, ang dami ninyong naagrabyado, ang dami ninyong nabiktima. Yun po ang banggit niya sa harap ng media, mga kababayan. Ngayon po, ito yung nakakatawa. Mga kababayan, nagulat po ako kasi lumutang na po ito nung pangalawang pagkaka-acquit ni Dilima eh. May 2023, mga kababayan. Na parang pinapakialaman daw ni Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang administrasyon yung pagkaka-acquit kay Dilima. Lalong-lalo na ngayon. Iba na namang kwento, sigurado. Ang papalutangin itong kabilang kampo, alam na po ninyo kung anong kampo yan, mga kababayan. Yung, siyempre, yung kampo na gustong nakakulong si Dilima. Sasabihin na naman po na pinakialaman na naman, nakialam na naman si PBBM, si First Lady Lisa, kasi alam nyo, ang kanilang basihan dyan, mga kababayan, o ang kanilang ginagawang batayan, eh yung pagiging tahimik, di umano, ng oposisyon, mga kababayan. O yung litimong oposisyon. Okay, alam natin, from the group of the Liberal Party. Okay. Tahimik daw po kasi sila sa panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. And parang sila daw po yung gagamitin bilang instrumento, bilang pambara, mga kababayan. Kumbaga sila yung gagamitin bilang mga pyesa, mga alas, laban po sa previous administration. Yung po ang mga gawa-gawang kwento, yung po yung maririnig po natin, mababasa natin, mapapanood po natin sa social media na ipinupunto po, mga kababayan, ng kampo ng mga DDS. Okay. Ngayon, kayo po yung maniwala, mga kababayan, na pinapakialaman, kinokontrol, kinukumpasan ni Pangulong Bongbong Marcos, ni First Lady Lisa, itong pagkaka-dismiss, itong pagkaka-acquit po ng mga kaso ni Laila Dilima. Alam niyo, mga kababayan, demokrasya po ang uri ng gobyerno na meron tayo. Democratic form of government. Sa democratic form of government na meron po tayo, tatlong branches po yan. We have executive, we have legislative, and we have judiciary. O, alam naman po yan kahit po ng elementarya. Alam po nila yan, mga kababayan. Mula sa hekasi nila, hanggang sa araling panlipunan, yan, sa social studies, nandyan po yan, mga kababayan. Ngayon, kung titingnan po natin, executive branch po si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos, ibang branches of government po ang ating mga korte, yung RTC natin, under sa judiciary yan, kung di ako nagkakamali. Diba? O paano papakailaman ng isang tao na nasa executive yung nasa judiciary? Constitutional crisis po yan, mga kababayan. Diba? Eh, pambihira, baka gumagawa lang talaga ng kwento itong mga nasa kabilang kampo. Para lang po, maidikit si Pangulong Bongbong Marcos, bigyan na naman ng kulay, gawa na naman po ng issue, gawa na naman ng kwento, para gawin po na marumi ang administrasyon na to. Mahirap po yan, mga kababayan. Di ba? Una, kung titingnan po natin, kailan ba na-dismiss, na-acquit yung pinakaunang kaso? Mga kababayan, way back 2021. Panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Yung pangalawa, oh sige, 2023, tapos ngayong taon, 2024 po, yung pangatlo. So, kayo na po ang bahalang humusga, mga kababayan. And, kung ano man po, ang kahinatnan ng kwento na to, nung kay Laila Dilima, kasi parang plano yata na mag-MR or motion for reconsideration ng prosecution, mga kababayan. Dito, sa naging decision po ng mga ng husgado, parang plano po yata nila na mag
mag-file po ng motion for reconsideration. So, hayaan po natin, antabayanan po natin, anuman, mga kababayan, ang magiging sunod na kabanata nitong issue po kay Laila De Lima. So, once again, maraming salamat, mga kababayan ko. This is Joshua Corpus Vlog, and God bless po sa ating lahat. Good evening po, mga kababayan ko.